Hello, good evening mga kananay at tatay. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Banas Vlog. Tara po at samahan ninyo ako magluto ng menu for tonight. So, ayan po mga kananay at tatay. At piniprepare na po natin ang ating isda. Iwaan lamang po natin ito magkabilaan. At saka po natin ito pipiin ng dahan-dahan para po bumuka yung ating in-slice sa bahagi ng katawan ng isda. Kaya po natin ito pinipipi para po ito ay bumuka at pasukin ng kumukulong sabaw dahil madugo po ang klaseng isda na ito at para po maluto ang kaloob-looban nito dahil ito po ay matagal maluto. So ayan po, yan, papasukin po yan ng mainit na sabaw para po maluto ng gusto ang ating isda at hindi ito makate at hindi rin madugo. Ayan po lahat ang ating naiwaan na isda. Heto po ang iba pang ingredients, batok ng baboy, ginger, garlic, onion, dried kamyas and siling panigang. Una po natin ilalagay ang batok ng baboy dito sa palayok para ipailalim sa ating isda. Ikalat lamang po natin. Isunod naman po natin ilagay ang ginger. Ilagay na rin natin itong garlic. Ilagay na rin natin itong dried kamyas. At pagkatapos ay isunod po natin ang ating isda. Iayos po natin ang ating pagsasalansa nito. At pag naiayos na po natin mabuti ang pagkakasalansa ng ating isda, maglalagay na po tayo ng black pepper powder. At ipaibabaw natin ang dried kamyas na natira. At pagkatapos ay lagyan din natin ito ng in-slice na onion sa ibabaw. At pagkatapos ay maglagay tayo ng katamtamang asin para hindi ito mapaalat. Maglagay din tayo ng seasoning powder para po mas malinamnam ang ating sinaing na tulingan. At mag-add tayo ng water. 2 cup of At maglalagay naman po tayo ng water. Damidamihan lamang po natin dahil ito po ay madugo at malangsa. Malaking mag po ang ating ginamit para po maluto ng gusto itong ating isda. At takpan na po natin ang ating palayok. At isalang na po natin ito sa ating kalan. At pakuluin po natin ito sa loob ng 30 minutos sa katamtamang apoy. Ayan, after 30 minutes, bubuksan po natin ang ating palayok para silipin po ang ating sinaing na tulingan upang ito ay tikman para malaman po natin ang timpla kung ito po ay eksakto na o kulang pa. At makikita rin po natin kung ito ay luto na. So ayan, at okay na po ang ating timpla. Muli natin itong takpan sa loob lamang po ng 30 minutes para po masigurado natin luto ang ating isda. Ayan, at muli po natin silipin ang ating sinaing na tulingan. So ayan, at luto na po ang ating isda within 1 hour at pwede na po tayong maglagay ng sili. Ayan, at maglagay na po tayo ng sili. 3 piraso lamang po ng siling panigang ang ating ilalagay. Ayan, half cook lamang po ang pagkakaluto ko sa sili dahil paborito ko po ang ating sili na half cook lamang ang pagkakaluto dahil ito po ay medyo malutong pa at maanghang-anghang. So muli po natin itong takpan sa loob lamang ng ilang minuto. Silipin na ulit natin ang ating sinaing na tulingan. Ayan, at luto na po siya mga kananay at tatay. Heto na po ang natapos nating sinaing na tulingan. Thanks for watching everyone. God bless you all and more power to all of you guys. Bye-bye!